Itinanggi naman ni Senador Antonio Trillanes IV ang mga ibinunyag kanina ni Senador Juan Ponce Enrile. Hindi raw siya kampi sa China sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Nakatutok din live mula sa Senado si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mel, matapos nga mag-walk out sa sesyon itong si Senador Antonio Trillanes, ay agad siyang tumuloy sa kanyang opisina dito rin sa Senado. At sa kanya pong pagharap sa media, ay sinabi niya na kaya raw siya nag-walk out ay ayaw niyang maging bahagi ng paglalantad ng NIA state secrets. At ito nga yung pagbasa ni Senate President Juan Ponce Enrile sa notes ni outgoing Ambassador to China, Sonia Brady. Pinanindigan niya na kaya siya nagbitiw bilang miyembro ng mayorya ay dahil wala na siyang tiwala sa pamumuno ni Senate President Enrile dahil nga raw ito sa pagpupumilit umano ni Enrile na ipasa ang panukalang batas para lumikha ng hiwalay na probinsya mula sa Camarines Sur at ito nga po yung Nueva Camarines. Hindi rin daw totoo ang paratang ni Enrile na kampi siya sa China. Lahat daw ng biyahe niya sa Beijing ay ginastusan ng Malacanang dahil sa kanyang papel sa informal talks sa pagitan ng China at Pilipinas. Wala po tayong ibinenta, contrary dun sa kiniklaim ni yung interpretation for that matter ni Senator Enrile. Wala akong binenta, andyan dyan yung Scarborough eh. Wala naman, si Presidente, lahat ng nag-decide nung mga messages na pinaparelease sa akin. Ba't siya nagmamaktol? Kasi for the first time in his career, meron tumindig sa kanya. Ano, na tipong hindi binibili yung mga kalokohan niya. Dagdag ni Trillanes, nililis lang daw ni Enrile ang issue para mapagtakpan ang umano'y koneksyon niya kay dating Pangulong Arroyo. Gayunman, wala raw alam si Trillanes kung nagbabalak ang kapwa niya senador na patalsikin si Enrile bilang Senate President. Tinanggi rin ni Trillanes ang paratang ni Enrile na masama lang ang loob niya dahil hindi napagbigyan ni Enrile ang kanyang hiling na dagdag na budget. Ilang minuto, nagpatuloy ang sesyon ng Senado at nagbigay po ng privilege speech si Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada bilang suporta kay Enrile. Sinunda naman ito ni Majority Leader Tito Soto. Mel, ayon kay Trillanes, handa siya kung may action man laban sa kanya ang Senado. Pero tingin niya ay si Enrile pangaraw ang dapat madisiplina. At ayon naman dito kaya Senador Alan Peter Cayetano ay welcome sa minority block itong si Trillanes. So yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Senado. Mel? Sandra, ano yung overall mood kanina sa loob ng Senado? At anong sinabi ng mga ibang senador na naroon kanina? Sandra. Mel, talagang mararamdaman mo yung tensyon dahil talagang bihira, pambihirang pangyayari itong nagsagutan ng ganitong kainit ang dalawang senador at talagang yung palitan nila maanghang talaga yung salitang kanilang binitiwan. At doon naman sa pananaw na ilang senador, Mel, dahil nga merong mayorya dito sa Senado at yan po ay binubuo na ng minority block pala, Mel, ay binubuo yan ng nationalist party yung pinabumunuan halimbawa ni Senador Manuel Villar, sila naman ay matagal na ring nag-o-oppose dito sa bill na ito. Kaya't sila daw ay kahit paano nag-a-agree doon sa sinabi nitong si Senador Trillanes. Pero ito ay doon sa punto lamang na bakit daw tila nagpupumilit o talagang minamadali ang pagpapasa ng bill na ito, Mel? Mm-hmm. Pero Sandra, naalala mo ba, paano napunta doon sa West Philippine Sea issue samantalang ang pinag-uusapan ay yung paghahati no sa Camarines, no? Paano napunta doon? Sandra. Ang sabi ni Senador Antonio Trillanes, tingin niya ay natunugan na ni Senate President Enrile yung kanyang binabalak na pagsasalita. At ayon sa kanya, siya daw kasi ay nagpa-reserve at gusto niya nga magsalita dito sa sesyon. Mm-hmm. At tingin niya ay naging handa na itong si Senate President at kinagulat din niya na ito ay may baon pala. At ito nga yung notes ni Ambassador Brady. Mel? Mm-hmm. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.